Duterte, nagbigay na po ng kautusan ng Pangulong Duterte kahapon. Wala nang barko ng ibang bansa ang maaring pumasok sa ating bansa. Kapag pumasok ito, ito ay huhulihin ng ating sandatahang lakas. Ay, Mr. President, pasabugin nyo na lang kung barko ng Navy yan, kung hindi nagpapaalam. Kasi palang Amerika nagpapaalam bago sila pumasok. Australia, Indonesia, nagko-coordinate sa embassy. Yung embassy nila doon o yung foreign affairs, sabihin yung foreign affairs, papasok po ang barko namin dyan. May dalawang barko, barko ng China, ang nakita sa Palawan. Napagala-gala doon. Ang masaklap, yung sinasabi ko kahapon, sabi ng Defense Secretary ni Secretary Lorenzana, pinatay pa yung signal nila. Parang GPS ba? So hindi mo na ma-monitor kung sino yung barko na yon. Mga bastos! Pinatay nila. Sinadya. Noong tiniliskopyo raw ng Air Force, ay, barko ng China. Tignan mo, kawalang hiyan, minawalang hiyan na talaga tayo rito. Bullshit! Well, anyway, salamat naman po at nagbigay na ng kautusan ng Pangulong Duterte. Wala nang barkong ng iba yung dagat at ibang bansa ang maaring dumaan, pumasok sa ating karagatan nang walang paalam. Bawal yan! Period. Bueno, yan po isang pag-uusapan natin. Hoy bayan, tuloy-tuloy ho tayo, ha? Diyos ko po, oo. Happy birthday, Christina Tulfo. Happy birthday! Aking manugang, actually. Asawa po ng my eldest son, dyan po sa California. She is celebrating her birthday today or happy yesterday. Birthday. Happy birthday, Christina. Anyway, happy birthday po at good morning. Pinapabati lang daw sina Gina, MJ, Asia, Jocelle, Maria o oh, Maria, Maria nga. Araw-araw po sila nakikinig sa Tutok Tulfo Reload sa Japan. Makalain mo sa Tokyo, Japan. Okay, bayan. Ito ho, pinag-uusapan natin, ha? Sangayon ba kayo na palalayain na si convicted murderer at rapist Mayor Antonio Sanchez, yung naalala ninyo, yung anak, yung nausong ganon. Ay, anak, yung mga ganon. Siya ho yun. Yung habang sinisintensyahan, nakasaka, well, nagro-rosaryo. Diyos ko po, no. Ay, tutulungan ko ni Mama Mary. Anak ng pusit. No, anyway, bayan, sabi, 360 years. Eh, hindi ho mapagtanto ng mga kababayan natin. Paano naman? Paano 25 years lang ang binuno nito, nakalaya na after 25 years, 360 years. Attorney Nelson Borja, magandang umaga po. Oh, magandang umaga, Erwin. Ay, kukonsulta lang ako. May pagdating sa mga ganito, itong Republic Act 10592 na pinirmahan ni Pinoy noong 2013, na dahil dyan sa batas niyan, 11,000 na mga bilanggo makakalaya, kabilang na yung may mga karumal-dumal na krimen na bumuno ng kaso, maski na siguro nagmasaker ng pamilya, ha? Maski na yung mga nag-rape, tumatay, eh dahil sa batas niyan, lalaya na silang lahat. Eh paano bang computation ito? Ito po ba yung napag-aralan nyo na, sir? Ano ba nangyari nito? Lalo na kay Mayor Sanchez, marami yung nagagalit na kababayan natin. Bakit palalayain yan? Eh 360 years halos ang sentensya niyan. Sir, ano ba? Nung sinintensyan ba siya yung sinabing 7 years? Ang pagbunuin niya yung sentensya niya na yun, eh sabay-sabay yung 7 years na yun? Or one after the other? Ano ba talaga ang tama doon? 7 life term. Eh, alam mo yung totoo dyan eh, simultaneous ang service of sentence dyan eh. Anong ibig sabihin, sir? Pakipaliwanag para maintindihan ang mga kababayan nating ordinaryo nakikinig ho ngayon at interesado sila. Hindi, ganito kasi yan. Ang pag sinabi niya life imprisonment, ang range ng penalty dyan ay 20 to 40 years. 20 to 40? Yes. Kung mabait ka, 20. No. But the medium period of 20 to of 40 years is 30 years. So 30. So dapat niyan, you have to serve the minimum of 30 years. 30 years. Yes, Hindi mo na abutin yung 40 years. The maximum there is 40 years, the minimum is 20 years, and the medium is 30 years. Okay, 20. Ngayon,
pagka meron kang good kanda kalawan, itinidak nyo ng kalahati. Ah, kalahati? Oo, so that will make it only 15 years. Oo. Yan, ganoon. Maliban dyan sa good kanda kalawan, tama doon si Director General Paildon. Na maliban dito sa good kanda kalawan, eh meron ka pang loyalty. May loyalty pa? Oh. Anong loyalty? Dahil di ka tumakas, nandun ka sa loob ng kulungan? Tama na yan. Saka medyo maganda servisyo mo doon kung anong ginawa mo sa loob. Ayaw ko na rin. Walis ka ng walis doon. Nagbubunot ka. So, yan ay halimbawa, merong mga nag-aaway-aaway dyan. Oo. Ikaw nang papasipay. Ikaw nag-aawat. Oo. Ikaw nung mayor. O, sana nga lang. Hindi ka masaksak. Oo. Oo. So, yan ay kasama yan sa mga loyalty. Loyalty. Parang meritorious yan. Meritorious. So, yung 360 niya, hatiin mo 180. Eh, ang pagkakaintindi ko, double life lang yan eh. Bakit naging double life na eh? Sinabi ng korte, 7 life terms. Ang pagkakaintindi ko yun, kasi dalawang biktima dyan, yung mag-boyfriend niya si Sardinta na yan. Correct. Oo. So, double life sentence lang yan. Yung, ano ito? In-affirm ng Supreme Court na binawasan from 7 to 2 na lang? Hindi. In-affirm ng Supreme Court yan ang pagkaintindi ko kasi medyo matagal na yan. Mm-hmm. In-affirm ang sentence yan, eh, double life lang yan. Hindi naman yung 300 something like that. Hindi, sabi, 7 life terms. Kahit sa mga media, yung nilabasan niya yun, he was sentenced 7 life terms. Ang biktima lang dito, dalawa lang. Paano maging 7 life terms ito? Ah, okay. Boyfriend lang ito eh. Nirape ito at sarap pinatay. Oh, pero sir eh, wala namang ginagawa sa kanilang estudyante. Na kurso na dala ni Mayor Sanchez. Dinala niya sa damuhan, ginahasa, pinatay pa. Oh. Eh, nandun na tayo. Pero alam mo, ebidensya kasi pinag-uusapan doon. Hindi tayo familiar kung ano nangyari sa trial na yan. Malupit, malupit din pala mga batas. Minsan, ano, Attorney Bora, minsan unfair pala ang mga batas natin. Ano? Eh, alam mo, minsan malupit. Pero batas talaga. Pangalawa dito, ang commutation of sentence dito na tinatawag, i-ano mo from life sentence, i-ano mo doon sa medium period na 30 years. Uh-huh. So, ang ano dito, ang governing period dito ay 30 years, hindi yung 40 years or life imprisonment. Uh-huh. Pagkatapos, meron pa yung 70 years na siya. Ah, okay. So, he is qualified to apply for parole or probation. Ayun, so nagsama-sama na. Nagsama-sama na yan. Ayun, kasi 74 years old na nga pala siya. Oh, ngayon, contrary doon sa mga perception na ibang tao, na pagka 70 years old ka na, hindi ka na pwede i-demanda o exempt ka na from any criminal liability. Hindi tama yon. Oh, ayun tama. Sabihin na 70 years na yan, qualified ka to apply for parole at saka parole and pardon. Ayun. Pero ibig sabihin, nakikita mo, maski si Senator Enrile, 94 na, na-demanda pa. Oo, nakulong pa. Hirap doon during his time na demanda pa. Nakulong pa. Yes. Mm-hmm. Kaya mali yung perception niya na sinasabi na pagka-sibin. So, kung para maamienda ng batas nito, kung hindi sangaya ng mga kababayan natin, eh dapat sa Kongreso mag-uumpisa ito na i-amend itong batas na ito. Yes, oo. Kasi actually dito, wag mo na may talong Erwin kasi ako graduate ako ng criminology at saka penology. Yan. Okay. Oho. Kaya dati, I was about to master yung penology course na yan. Mm-hmm. Kaya ang target ko dati noong panahon ba yan, noong panahon pa bata pa ako, gusto ko magtrabaho sa Bureau of Prisons. Magkalapit lang yung kurso natin. Penology pa sa akin, volcanology, sir. And anyway, moving forward, so wala ka nakikitang mali dahil pumandaming nabiyayaan itong si Mayor Sanchez yung commutation dahil yung sa lifetime niya, sabi mo kalahati, good behavior, loyalty, plus 70 years old na siya, tapos to double life lang ang sentence niya, hindi 7 life. That's correct. Meron pang isa dyan kaya maganda kung talagang so maganda lang talaga, attorney, para walang kawala, dapat ipasa na lang ang death penalty. Para paano yung mga nagmasaker ng tatlong pamilya, tatlong tao
So, laya na rin yun kung sila ay nakulong noong 1980s. Alam mo, Erwin, ganito yan. Maski ipasa yung death penalty na yan, kung magaling ang abogado, hindi maa-apply yan. Oh, natandaan mo, ako naging abogado doon sa kauna-unaang death penalty na restoration after 1992. Nung peace vendor na si Fernando Galera na nakusahan ng rape with homicide. Yan ang una yan. Nas manauna pa kay Echegaray yan. Maswerte ako at na-absulto ko. So, anyway, itong death penalty na ito, kung magaling ka lang na abogado, hindi mo ma-apply ang death penalty. Bakit ka mo? Maraming qualifying, mitigating circumstance yan. Halimbawa, ang penalty niya ay death penalty. Applyan mo siya ng mitigating circumstance at magpresenta ka ng ebidensya sa husgado. Imbis na magiging death penalty, babagsak lamang siya ng life. Life in prison. Yes. Tapos, okay, baka 30 years siya, okay na. Halimbawa, death penalty ka. Applyan mo siya ng halimbawa mag-mitigating circumstance para mabawasan yung penalty. Anong ibig sabihin ng mitigating circumstance para sa mga ordinaryong kababayan natin, sir? What does it mean? Voluntary surrender. Mag-plead guilty ka. Yan, isa na yan. Yan, that lowers the penalty to the, Pero paano, sir, kung kunwari, bangag sa droga, pumatay, nirate na. Isa pa yan, alam mo, hindi yan ako sang-ayon dyan na i-re-reimpose ang death penalty doon sa mga drug-related crimes. Kasi alam mo, itong mga nakakapatay na yan, may diferensya din sa utak yan. Biktima ng sosyal. Kaya tama lang pala yung sinasabi ng otoridad na nanlaban. Biktima ng... tama lang. Isang ayon, mas maganda pala yung nanlaban na lang para wala na mga hearing-hearing. Kasi alam mo pagka mentally drained siya. Yun na nga. Yung sasabi ng polis, mentally drained inaagaw yung baril ko, kaya binaril ko na attorney o Mr. Tulpo. One degree lower din yan. Ayun. Anyway, naku, maraming salamat po, Attorney Nelson Borra. May mga natutunan ho kami. Thank you po for your time with us. Good morning po. Pagka ganun, tama lang pala. Nanlaban kasi mga mentally deranged. Yung mga drug lord, di ba? Tama lang. Yung mga... yung kamakailan, yung sa MPD, di ba? Yung ginahasa niya yung 8 years old, pinatay niya. Nanlaban? Binaril. Tama yung sinasabi ni Attorney Borra. Nanlaban siya kung ako ang tatanungin, since ako si Judge sa Bitay, ikaw hinahatulan ko ng kamatayan sa pamagitan ng paglaban. So ordered. Ang kanyang ikinamatay ay nanlaban. So ordered. Mas maganda pa. Tapos. Di ba? Walang problema, wala nang papakainin. Wala na. Bibigyan mo pa ng t-shirt na kulay orange. Bawas pang kulungan. Kikita pa ang punerarya. Rolly Funeral Home. Bueno bayan, alas 10:54 ng umaga. Huwag po kayong bibitoy, magbabalik agad ang Tutok Tulfo Reload. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 or 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Experience world-class healthcare at the Medical City Clinic where patients are partners. For inquiries, you can visit TMC Timog at number 56 Timog Avenue, Diliman, Quezon City or call 921-2534. Alam niyo ho ba na kapag kayo ay nagme-menopause bilang mga babae o andropause naman sa mga lalaki ay nagiging mahirap maglabas ng dumi? Dahil kung kayo ay mahihirapan maglabas ng dumi, kayo ay magsasuffer sa hemorrhoid o almoranas. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. Meron din itong billions of probiotic na tumutulong na may
ma-eliminate ang mga bad bacteria at parasite na nagiging dahilan upang malaso ng ating katawan. Para sa karagdagang katanungan at discount, tawag na or text sa 0909-383-8555. Uulitin ko, 0909-383-8555. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson's, Rose Pharmacy at South Star Drug. Mahalagang paalala po, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulfo, reload dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Sandali lang bayan, napapasukin ho muna natin itong ating bisita. Balikan ho natin mamaya-maya yung issue tungkol dyan sa pagpapalaya kay Mayor Antonio Sanchez ng Kalawan, Quezon. Na yung batas na yan ng 10592, Republic Act 1, na pinirmahan ni dating Pangulong Benigno Aquino. Okay. Nasa linya na si Secretary Salvador Salpanelo. Secretary Panelo, good morning. Good morning, Erwin. Apo, ito po yung ating pag-uusapan, yung patungkol dito sa instruction ni Pangulo. Can you repeat it, sir? Medyo naulanigan ko kagabi sa news, pero hindi ko masyado na-catch up dahil na ma-static ho yung radyo. Is this true na foreign, lahat ng foreign vessels hindi na pwedeng dumaan sa ating teritoryo, pumasok sa teritoryo na walang paalam sa pamahalaan? Is this correct, sir? Yes. Yun ang sinabi ni Presidente sa statement. To avoid misunderstanding, all foreign vessels na dadaan sa territorial waters natin, kailangan humingi ng permiso sa appropriate government agency. Dahil pag hindi, we will enforce the law. Apo. Kung hindi sila mag-comply in a friendly manner, like sasabihan tayo na dadaan sila, then we will enforce it in an unfriendly manner. Ibig sabihin ng unfriendly manner, papalisin natin sila. Di na sila pwedeng tumuloy. Ito ba'y resulta nung sinasabi kasi na ni-raise ni Defense Secretary Lorenzana na dalawang barko ng Chinese Navy pumasok dito sa Balabac Strait sa talagang teritoryo na ng Pilipinas, Sec? Kasama yon, kasi maraming dumadaan doon na hindi humingi ng permiso. And how will we do this, sir? How will we do this? Coast Guard ang nagbabantay sa territorial waters natin. Hindi sila mag-i-stop kung wala kang permit. So, okay. Alright. So, Coast Guard lang ho ang magbabantay dito sa mga territorial waters natin. Or sila naman talaga nagbabantay sa territorial waters natin. Pero kung medyo matigas ang ulo, can we send in the Air Force? Meron naman tayo mga fighter jet. Can we do that? Siguro naman hindi tayo darating doon. Sana naman. Huwag naman. Ano po? So malinaw, when is this effective, sir? Immediately? Oh, effective immediately. All right. Okay. Maraming salamat po, Secretary Salvador Salpanelo, sir. Thank you.